Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Susie and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily, this is your weekly reading for September 3 to 9. At maraming salamat po sa inyong support sa ating channel. Kung bago kayo rito, welcome po. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga readings. Paalala lang na general reading ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, maaari pa rin ninyong i-claim po lahat ng positive energies na mapipick up ninyo sa reading na to. Maaari ninyong isulat din yan sa comment section po sa baba ng video. Thank you, Taurus. So, September 3 to 9, bare months na pala, napakabilis ng araw. You know, Taurus, nagka-idea lang ako. Kung gusto po ninyo na magkaroon tayo ng reading for the rest of the year, you know, September, October, November, December, no? Isang reading lang, isang video lang, no? For each sign, maaari natin gawin siguro yan, ano? Kung gusto po ninyo ng ganon, bare months, no? Anong kapalaran sa ninyo sa bare months? Mag-comment po kayo sa baba ng video na ito at sabihin niyo sa akin kung gusto niyo ng ganong reading. Okay? Thank you. Titignan natin kung anong messages niyo for the week. We have the throne, position of authority. Maaring nasa position of authority kayo, Taurus. Maaring nasa mataas na position kayo sa gobyerno. Maaring ganon. Maaari din na you will be placed on that position, no? Taurus, maaring ma-promote kayo, maaring ma-appoint kayo, 'di ba, sa ganong posisyon. We also have February, ayan, so there may be a mind-blowing news siguro na marireceive kayo around February next year. Dog close up, pleasure with a close friend, Taurus. Maaring yan, magta-time out kayo sa kung ano man ang inyong pinagkakabisihan lately, at you are going to have some time with your friend, no? Tignan natin kung ano pa ang mensahe for you for the week. Purity. Ayan. So, purity of your heart and purity of your intention dito, no? Taurus, parang napakalinis talaga ng inyong intention, no? Yung parang yung intention ninyo is hindi lang para sa sarili ninyo, para sa inyong ikakabuti or for your own welfare, but also, no? You want to manifest something sa buhay ninyo na makakatulong din sa ibang tao, no? Ganun ka ang intention ninyo, ganun ka pure, ganun kayo mag-isip na gusto ninyo, yung hindi lang kayo yung bigyan ng blessing ng Panginoon, but you also want to bless other people, no? Through the blessings that you receive. Inner peace. Ayan. So, maaaring ito yung hinahanap din ninyo ngayon, Taurus. You are seeking for your inner sanctuary. Dahil siguro pagod kayo lagi, no? Pagod kayo lagi. Or siguro maaaring merong din kayo, mga iniisip sa ngayon. Maaaring may mga problema pinagdadaanan siguro kayo ngayon, na yun ang nagpapagulo ng isipan ninyo. Kaya you want to find the element of peace ngayon. Inner peace, no? Taurus, go for it. Mag-meditate ka. Napakalaking tulong yan. Meditation really do some kind of magic sa atin, no? Overall well-being. Naku, ang laki ng tulong yan. Kaya subukan ninyo, no? And you'd be able to find your inner peace. What else? We have security. Ayan, maaaring na-pick up ko din dito, no? Maaaring ang pakaramdam ng iba sa inyo, insecure kayo. Maaaring nai-insecure kayo about something, no? Maari din na nai-insecure kayo dahil, you are comparing yourself from other people. Maaring ganun din, no? And also, maaring this is a reminder for some of you, kasi meron din ako napipick up dito na maaring ang iba sa inyo is very, yung masyadong nagtitiwala
ng 100% nagtitiwala sa mga tao sa paligid ninyo, no? Dito na pick up ko dito, you need to step back a little, no? Sa ganung pagtitiwala ng buong-buo sa mga taong nasa paligid ninyo, because not everyone around you ay mapagkakatiwalaan. Lagi ninyong tatandaan yan, Taurus, okay? But, you know, it's all up to you then, no? It's all up to you then. Use your own judgment and discernment on this issue, okay? Kasi hindi naman to magre-resonate sa lahat. So, just take as it resonates, okay? So, yun lang. No, this is a reminder for you doon sa mga Taurus na masyadong maluwag, no? Maluwag para sa iba, no? Yung kailangan ninyo na i-monitor din, no? Once in a while, ang inyong mga investment, kaperahan, savings, mga ganon. Yung mga tangible possessions ninyo, material wealth, yung mga ganon. And even yung mga ano ninyo, Taurus, yung mga non-tangible na valuables, mga ideas, strategies, hopes and dreams, mga ganon. Keep it close to your heart then. Make sure na hindi ninyo yan sinishare sa iba, because you never know, baka masabotage kayo ng iba. You never know, maunahan kayo sa mga plano nila, di ba? Sa mga plano ninyo. So, yun. Alingan kayo. Be watchful. Be a keen observer dyan, okay? Trust. Ayan, speaking of trust dyan, sobrang pagtatrust. Ito din, trust in yourself. Trust in the divine, trust in God, trust in the natural ebb and flow of life, no? Minsan, hindi natin kailangang i-push kung ano yung gusto natin, no? Hindi natin kailangang ipilit ang gusto natin mangyari or kontrahin ng mga pagbabagong nangyayari, yung mga ganon. All we need to do is to surrender. Surrender to God, surrender to the natural ebb and flow of life. That way, you know, mas maganda ang pangyayari sa buhay natin. Mas maganda ang flow ng mga pamumuhay natin, no? Kaya magtiwala ka lang kung may mga bagay na hindi nangyayari according to what you want or how you want it to unfold. Magtiwala ka lang. Huwag kang mawala ng pag-asa. Magtiwala ka that everything is unfolding according to the divine plan. Okay? So, yun. Courage. Ayan. So, your courage and inner strength will also be activated around this time. No? Maaring may sitwasyon dito na medyo challenging para sa iba sa inyo. Kaya naman, tinutulungan kayo dito ng iyong spirit team. Papalakasin ng inyong kalooban so that makayanan mo kung ano man ang inyong pinagdadaanan. Okay? Malampasan ninyo ang mga challenges. You are seeking for answers, Taurus. You are seeking for answers. May mga bagay siguro na nagpapagulo ng iyong isipan. Maaring may mga decision making kayong kinakaharap. Hindi pa ninyo mapagdesisyonan because malabo pa ang sitwasyon sa inyo. That's why maybe, you know, you are asking questions to other people, maaring naghihingi kayo ng gabay from other people then, but maybe, you know, hindi ninyo naririnig kung ano yung gusto ninyong marinig, no? Kaya yung mensaheng ito sa inyo, parang this is an invitation for you to go deep within, no? Inner peace, makakatulong yan para marinig ninyo from deep within you, no? From your soul, kung ano talaga ang kasagutan sa mga tanong mo, no? Taurus, all you need to do here is to put yourself into stillness and solitude para nang sa gayon you would be able to allow your soul to speak. Kasi pag busy ka, busy ang inyong katawan, lagi may ginagawa, busy din ang isip, syempre, 'di ba? Gagana yung isip, no? Kapag ganyan, most likely hindi mo talaga marinig kung ano ang gabay sa iyo ng Panginoon. Hindi mo maririnig kung ano yung mga mensahe para sa inyo ng spirit realm, 'di ba? Kaya kailangan mo munang tumigil. Kailangan mo munang ipagpahinga ang katawan, umupo ka, pikit ka, no? Magmuni-muni ka, mag-meditate ka, you know, yung ganon. And with that, you'd be able to connect
with a higher consciousness, you'll be able to connect with your soul. And doon, maririnig mo kung ano ang mga gusto mong marinig na maaring yun ang kasagutan sa iyong mga tanong na hindi mo mahanapan ang sagot sa labas, no? King of Cups, ayan. So maybe ang iba sa inyo dito, you know, you are really a highly intuitive person, no? Maaring ngayon you're extra intuitive, you're extra sensitive, napakalakas ng inyong radar sa ngayon, Taurus. Kaya, you know what? Hindi imposible, Taurus, na makuha mo ang kasagutan na gusto mo, no? Or mga kasagutan na hinahanap mo, no? Dito. Kasi ano ka ngayon? Napakalakas ng inyong ano ngayon, radar. Napakalakas ng inyong psychic abilities around this time. Kaya tune into your intuition then, no? Tune into your inner voice. Okay? Kaya kailangan mong magpahinga, patahimikin muna ang katawan at ang isip ninyo at mag-connect kayo sa inyong sarili. Okay? Two Pentacles, busy talaga kayo, Taurus. Busy talaga kayo, you're juggling many things. Kaya siguro, no, gulong-gulo na kayo. Gusto niyo nang, you want to find the element of peace. Gusto ninyong makapag-relax. Gusto din ninyong matahimik ang damdamin ninyo at ang isip ninyo, you know? Kasi, parang dami ninyong ginagawa. Busy-busy kayo. Maaring marami kayong inaasikaso. Siguro, hindi lang isa yung trabaho ninyo. Ang dami ninyong obligasyon, responsibilidad, you know? You're all over the place, siguro, Taurus, no? Kaya, hinihingi ng Two of Pentacles energy na to sa inyo na ibalik ninyo ang balance sa sarili ninyo. Because with that, you will be back to your center, no? You will be back to your center, makakapag-relax kayo, makakapag-isip kayo ng mas maayos, mas may direction, you know? Na pag nasa sentro kayo, kahit marami kayong ginagawa, you know, mararamdaman ninyo na okay kayo, malakas kayo, energized kayo, nakakapag-concentrate kayo, naaasikaso ninyo ang lahat-lahat ng nasa ayos ang pakiramdam ninyo, no, Taurus? Kaya, ayan, try, no? Try to meditate. It's going to do some kind of magic sa inyo. Oh, ang sweet ng divine universe sa inyo. We have the sun energy, no? You will be energized, no? You will be successful. Magkakaroon na ng solusyon ng mga problema ninyo, mga kasagutan, mga katanungan na hinahanapan ninyo ng sagot. Magkakaroon na yan ng kasagutan, magkakaroon na ng kalinawan, ang mga bagay na nalalabuan kayo. You know what? The sun energy is the most uplifting and the most optimistic energy. Napaka-happy din ng energy na to. Kaya, makaka-expect kayo dito ng napakagandang pagbabago, positibong pagbabago sa mga pangyayari sa buhay ninyo. Kung meron kayong mga problema, challenges sa buhay, you know what? Ito na yung pagkakataon na talagang babalutin yan ng liwanag, no? Babalutin ng sun ang buo ninyong yung sarili ninyo, yung lahat ng mga pangyayari sa buhay mo at mapapalitan ng liwanag ang mga dark circumstances na pinagdadaanan ninyo. Kaya yung mga challenging situation na yan, difficult situations, problems, that will be fade away na. They are going to fade away from here on at magiging ano na lang ikaw, masaya, no? Optimistic, energized, revitalized, excited, happy, joyful, yung ganun ang mararamdaman ninyo dito, Taurus. This is like the breakthrough, no, na hinihintay ng kahit sino man, na magiging masaya na lang ang lahat, no? You will be successful, no? This is also about prosperity and abundance, no? Lahat lang ng positibong maaaring mangyari. Ito na yon, Taurus, nasa sun energy. Kaya good luck. Okay? So that's all I have for you for the week. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.